upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral, ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na suma sa kanila ng paunang ipahayag sa kanilang hirap na titiisin ni Kristo at ang pangaral na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginawa nila sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinanabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesu Kristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masamang hilig tulad ng ginawa ninyo nung kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat siyaong ginagawa ay niya kahangahangang tunay.
sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yung hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli, at maraming nahuhuli na magiging una." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Doon po sa mga naghahanap ng upuan, mayroon tayong bakanteng upuan dito sa may bandang kaliwa ng ating simbahan. Paki-occupy na lang po. Mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Ang ating ebanghelyo ngayon ay karugtong ng ebanghelyo kahapon. So kung kayo po ay nagsimba kahapon, ito ay tungkol sa isang binatang mayamang lalaki na gustong sumunod sa ating Panginoon, ngunit hindi niya magawang sumunod dahil sa kanyang mga pag-aari o mga possessions. Kaya sabi ko kahapon, isa sa mga balakid para makasunod sa Panginoon ay yung ating mga pinagkakaabalahan o yung ating mga bagay na pag-aari. Hindi ibig sabihin ang mga mayayaman hindi makakapasok sa langit. Pero let us admit na kung ano yung meron tayo ngayon, kung ano yung pinagkakaabalahan natin ngayon, sometimes ito yung hindrance. Okay? Balakid ito minsan para tayo makapag-focus doon sa kaharian ng Diyos. Gusto kong bigyan ng pamagat yung ating pagginiling ngayong umaga. At ito yoy kapalit, no? Kapalit. Sa ating bang pagsunod sa ating Panginoong Jesus, kayo po ba ay nag-e-expect ng kapalit sa inyong ginagawang kabutihan, sa inyong ginagawang pagsunod sa ating Panginoon,
Kayo po ba ay nag-expect ng kapalit? Umaasa ba kayo na papalitan ng Diyos ang inyong ginagawang kabutihan? Okay. Well, sa ating ebanghelyo, nag-promise ang Panginoon. Ang sino mang mag-iwan ng bahay, lupa, magulang, anak para sa akin at sa mabuting balita ay makatatanggap ng makasandaang ibayo at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga religious na nandito, mga madre, kayo po ba ay humihingi ng kapalit dahil sa kayo ay mga consecrated persons, nagtalaga ng buhay sa Diyos? Kasi sa tono na lang pananalita ni Pedro sa ating ebanghelyo ngayon, tila siya ay nanunumbat sa Panginoon. Sabi niya, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Our gospel today promises rewards to those who take up poverty in the service of Jesus' mission of proclaiming the kingdom of God. Alam niyo yung sinabing iyon ni Pedro? Contrasting iyon doon sa ebanghelyo kahapon. Doon sa karanasan ng binatang mayaman, because of his possessions, he went away sad. May kapalit nga ba ang pagsunod sa Diyos? Ang sagot, mayroon. Sabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mang-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makaisandaang ibayo ng buhay na ito. Tandaan ninyo ito. Okay? So mayroong kapalit yung ating ginagawang pagsunod sa ating Panginoon. May kapalit ito. May kapalit. According to our gospel today, pero mayroong magtatanong, Father, paano po kami? May mga asawa at mga anak. Hindi naman po kami mga religious. Hindi naman po kami mga pari. Kami po ay may mga anak. Paano na maiiwan ang aming mga anak, bahay, mga magulang para makasunod sa Panginoon? Ibig sabihin ba noon, mga pari lamang ang makatatanggap at magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Paano po may mga asawa? Ibig sabihin ba noon, dapat lahat tayo magmadre, lahat tayo magpari para makasunod sa Panginoon? And the answer is no. Let us always remember, mga kapatid, that marriage is discipleship. Ang pagpamilya ay isang uri ng bokasyon, isang uri ng pagsunod sa ating Panginoon. Tandaan po ninyo ito. Hindi lamang buhay relihiyoso, pagpapari, ang isang halimbawa ng pagsunod. Kayo, mga magulang, mga anak, kayo ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makasunod sa Kanya sa pamagitan ng pagiging masunurin sa Kanyang kalooban. Ang pag-aasawa ay kabahagi ng paghahari ng Diyos. Para bang ito yung ating vocation? To seek the kingdom. Okay? Hanapin ang kaharian ng Diyos. That is our one and common vocation. Ang hanapin ang kaharian ng Diyos. To seek the kingdom. We as church is always at the service of God's reign. Tayo bilang simbahan ay dapat laging umuunawa doon sa paghahari ng ating Panginoon. Maging pari, madre, mag-asawa ay kabahagi sa paghahari ng Diyos. So ano nga ba yung ating mga concrete ways para masabi natin that marriage is discipleship? Mga kapatid, kung tayo ay marunong magmahal at maglingkod, masasabi natin na may participation tayo sa kaharian ng Diyos. Sa mga mag-asawa,
Faithful ba kayo sa isa't isa? Nagtutulungan ba kayong mag-asawa? Pinapalakad ba ninyo ng maayos ang inyong mga anak? These are the things we can do for us to become a disciple. These are our ways of seeking the kingdom of God. Kaya walang rason, maging pari o hindi, maging madre o hindi, walang rason para hindi makasunod sa ating Panginoon, maging kaniyang alagad. Lahat tayo binibigyan ng pagkakataon para makasunod sa ating Panginoon. At yun dapat ay malinaw. Ang laging tanong sa atin, kung tayo ay handang sumunod, willing ba tayong i-embrace o i-adapt yung ang ating Panginoon, yung kanyang ways of living? Handa ba tayo? Ano yung kaya ting i-give up for the kingdom? Ano yung kaya nating ibigay para sa paghahari ng Diyos? Kaya mga kapatid, sana ito yung ating maunawaan, ito yung ating pagnilayan, na ang bawat pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, hindi nangangailangan na dapat tayo ay maging pari, maging madre. Kayo mismo, mga magulang, pwedeng makasunod sa Kanya. At kayo din mga anak, sa pamamagitan ng inyong pagrespeto at pagmamahal sa inyong mga magulang, inyong naipapakita na tayong lahat o kayo ay mga alagad ng Panginoon. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Subo,
Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang mga dapat ialay upang kami, upang aming sambahin ng iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, noong lahat ay umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng Mahal na Birhen na naging kaniyang inang totoo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng malakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad na sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Puno ng kabutihan pa
Apostol ka, nagmamahal sa kawan, inaakay sa lunti ang pastulan. Tupay hanap mo kung mawaglit mo. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. At kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan. Upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrel, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, sa paghangad nating makapagdasal ng mas mataimtim at maayos, ika-isa ng Hunyo ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ika-5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope.
Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At mga kapatid, kung napansin po ninyo, mayroon tayong mga mag-aaral mula sa Golden Child Literacy Place sa San Felix, Santo Tomas, Batangas. Ang iba po sa kanila ay nag-recollection kanina, so atin silang ipagdasal na mga batang ito ay maging mga mababait na mga anak sa kanilang mga magulang at responsableng mga mag-aaral. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglayinin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang.